Good evening, Europe. Good night, Asia, Australia, New Zealand, Oceania. Good day, Africa and America. Magandang gabi, Pilipinas. Greetings from Monte, Switzerland. I just want to share with you another original song composition. It is entitled Diary, in Tagalog, Talaarawan. I just want to share with you the joy of reminiscing, of remembering the past, the joys, the success, the triumphs of the past, also the loneliness, the sorrows that one has overcome. Yeah. This song is arranged by my friend, dear friend Santi Wong Yai, and was sang by Sheila May Laguna, one of our youths in Tagaytay. So just enjoy listening to this song. Buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Okay, sarap balikan ng pinagdaanan. Buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Saan mo ba ako dadalhin? O agos ng tubig, saan mo ako tatangayin? Pusong tumitibok-tibok, ano ba ang nais mong mangyari sa aking buhay? Ang nakaraan, buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Okay, sarap balikan ng pinagdaanan. Buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Ang kaluluwa ko'y nagagalak dahil sa iyong ipinamalas. Ngayon ay nais kong umawi ng isang magnificat para sa iyo, aking mahal. Ang pinagdaan, buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Okay, sarap balikan ng pinagdaanan. Buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Okay, sarap balikan ng nakaraan. Buti na lang ako ay nagsulat sa talaarawan. Kung hindi po ako nagkakamali, na-compose ko itong kantang ito ng 2000-2001. Ay, ang sarap balikan ng nakaraan. At alam niyo po, sa mensahe ni Pope Francis noong nakaraang World Communication Sunday, talagang sinabi niya, nagbigay siya ng mensahe para sa mga journalista, at sinabi niya na ang buhay natin ay maganda sanang maging appendix ng ibang ebanghelyo, tulad ng mga appendix ng libro sa dulo na ipinapaliwanag ng mas mabuti yung isang libro. At nagbigay po siya ng 5 libro na sasabihin, masasabi niya na appendix ng gospel. At ang una sa mga librong ito ay yung Confessions ni San Agustin.
Ang ikalawa naman ay yung Story of a Soul ni Santa Teresa ng of the Child Jesus. Then yung The Brothers Karamazov ni Dostoevsky. Yung I Promesis Posi ni Manzoni. At yung ikalima, yung kay San Ignacio, yung The Pilgrimage of Saint Ignatius of Loyola. Isang autobiography rin po ito. Ba't ko po nabanggit ito? Kasi yung Talaarawan ay nagsisilbing parang talambuhay na rin, no, ng isang tao. At isa ito sa mga susi kung gusto nating maging manunulat ay magkaroon tayo ng diary at isulat natin yung mga nararamdaman natin, naiisip natin ito. Ito po ay magandang source o resources ng mga isusulat natin, no? Pero syempre kailangan nating i-maintain yung privacy, kaya kailangan ingatan din natin yung diary natin. Alam naman natin na pwede na rin tayong mag-diary sa mga blog. Ako, mayroon akong blog spot. Yung Pasay Heroes blog spot ko, yung Kwentong Kalsada, pwede nyo pong bisitahin yun. At ngayon, Happy Feast Day po ni St. John Paul II. No? At nananawagan din po ako, alam po natin na may nangyaring matinding pagbaha sa Vietnam. May mga kaibigan po ako doon na na-trap sa baha. Nangangailangan po sila ng tulong. Kung gusto nyo pong tumulong, bisitahin nyo po yung Facebook page ko, Jose Aranas, at ipopost ko po doon kung paano tayo makakatulong sa Vietnam. Lalong-lalo na sa pamamagitan ng Bishop's House doon sa region na naapektuhan po ng matinding baha sa pamamagitan po ng Caritas Vietnam. Ipopost ko po ito sa ating Facebook. Ipagdasal po natin yung mga kapatid natin sa Vietnam. Yun lang po. At patuloy po nating suportahan itong YouTube channel na ito at ang mga advocacies po na aking sabihin natin ipinopromote, lalong-lalo na yung Universal Brotherhood, yung pagkakaisa, yung One Global Family. Huh? So please continue to like, to share, and to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po.